Good morning sa inyong lahat. Kukuha din siya ng kanyang chair. Gusto niyang tumabi sa akin. At tapos ko lang yung vlog na i-upload ko mamayang hapon. Kasi pupunta na naman kami kina Ate Irish. Kasi nag-aya siya na doon kami mag-lunch. No, not good. Get down, please. And mabuti din, guys, na umalis kami ngayon. Kasi ang ingay, merong ginagawa. Feeling ko dito sa kabilang side, merong ginagawa. Kaya maingay din. Whose head? Mimi. Yung head niya daw is big, yung head ni Mami is small kasi yung sa camera guys, di ba? Nasa likuran ako. Okay. H-I-G. Mimi, head is so big, Ma. Head is so small. Aww, Mimi's head is so big, Mami's head is so small. So yun guys, pupunta kami kina Ate Irish ngayon, doon kami magla-lunch. Kasi magluluto daw siya ng boy ba? It's not hot. Pero ako, nagluto ako ng gulay para may sabaw si Mishka. Naalala nyo, yung kina Ate Francie, yung pumunta dito last time, diba sabi ko, yung bahay nila is yung kita dito. Yun din pala yung bahay ni Ate Irish, guys. For 4 years na kami dito, sa tirahan namin dito. And ngayon lang talaga ako nakapunta dun sa kanila. Kasi nga, dati, hindi naman ako gumagalap palagi, diba? Pero yung bahay nila, as in, sobrang lapit lang. Same sila ni Ate Francie. Ayan, yung matataas na building na yan, ayan. Diyan sila. Magkapitbahay na magkapitbahay talaga kami. So, diba, 4 years na kaming magkapitbahay. Ngayon lang talaga ako nakapunta dun sa kanila. Marami na yung nagsabi sa akin na merong isang Pinay dyan na nakatira malapit sa amin. Pero parang hindi ko talaga siya pinansin. Kasi hindi nga din ako palagi lumalabas dati kasi maliit pa si Mishka. And ngayon lang talaga, kasi para sa akin, eto ha, sa mga concern ng mga viewers namin. I appreciate your concern, guys. Pero para sa akin kasi ngayon, medyo madalas yung paggala ko last month kasi December. Yung December talaga, month talaga ng paggala ko. Kasi if andito na kayo since last year, ginala ko talaga si Mishka last December. Kasi gusto kong ma-experience niya yung Christmas. Yung Christmas feels, yung Christmas vibes. And yun nga sabi ko, yung pinaka-closest is yung mga malls. So dinala ko siya sa mga malls last year. And this year, since medyo dumadami kami sa area na to, masaya yung pagkikita-kita namin palagi. Ganun. Kaya yung mga previews ko ng mga vlog, marami kaming gala. Where is your magnet? Put it back, please. Pero chill lang kayo, guys. Kasi para sa akin ngayon, alam niyo naman, di ba, nalilipat na kami. And most probably, sa village area talaga kami. And imagine niyo na lang na wala akong magiging kapitbahay doon na, ano, na mga Pinay. If nandito na kayo sa mga unang-una kong vlog talaga, nung nasa village pa kami, wala talaga akong kapitbahay na mga Pinay doon. I-enjoy ko na lang muna yung mga remaining months namin dito sa Bangalore. And meron akong mga kapitbahay. And it's also a good thing din para kay Mishka na makipaghalubilo sa ibang tao. Kasi dati, di ba, umiiyak talaga siya if merong ibang tao. Kapag sabihan mo siya na mag-say hi sa mga tita, tito, ganyan. Hindi mo talaga siya mapapahay sa ibang tao, iiyak yan. Pero ngayon, makikita mo na nag-develop na talaga yung kanyang social interaction sa ibang tao. And para sa akin, maganda na na-expose ko siya sa ibang mga kababayan. Kasi hindi naman talaga ako dito yung may barkada ng mga Indians dito sa society namin or sa community namin. Kanya-kanya siguro tayo ng ano, parenting style or pag-iisip. Pero sa ngayon, kung saan kami ngayon, kung ano kami ngayon, kung paano si Mishka ngayon, wala akong nakikita na masama sa pakikipagkita sa mga kababayan ko, sa mga kapitbahay ko dito ngayon. Kasi nakikita ko naman yung ano, yung improvement ni Mishka. And merong isang nagsabi na parang napapabayaan ko si Mishka if meron akong bisita. Hindi ko naman siya pinapabayaan. Siguro yung nakikita nyo lang na ilang minutes sa video, iniisip nyo na ganun. Pero in reality, hindi siya ganun. And para sa akin ha, sa buong buhay ni Mishka, ano, mag-3 years na siya. I have dedicated my time, yung aking attention sa kanya.
I even breastfed her for more than 2 years. Natapos na pala yung aking breastfeeding journey nung nasa Patna kami. Kalagitnaan nung bakasyon namin sa Patna, next stop na siyang dumedi sa akin. So maybe 2.5 years akong nagpa-breastfeed sa kanya. Yung pang umiyak. So yun, I have dedicated 2.5 years of my life na siya lang yung tinutukan ko. And hindi naman siguro masama na once in a while or itong mga huling months ko dito sa Bangalore before kami lumipat sa village, ay ma-enjoy ko naman yung makipagkita sa mga kaibigan, mga kababayan ko dito. Enjoy ko siya before ako magsulo na naman doon sa ibang lugar. Ayoko masyadong mag-MMK pero medyo napahaba yung aking MMK. But anyway, mamaya lang aalis na din kami. Magda-drive ako since malapit lang din naman yung kina Ate Irish. Para ma-practice ko din yung aking driving skills. Michelle, let's go. Bitbit ko yung aking gulay. Let's go. There, diba? Ang ingay dito sa labas, guys. Feeling ko dito lang sa kapila yung gumagawa. Saan ba? Ang ingay. Let's go. Ang dami na naman ang handa ni ate. Parang may birthday yan lagi dito. Oo, parang may birthday siya palaging pinaghahandaan. Laswa! Kasi akala ko baboy yung handa mo. Akala ko yun lang yung handa mo pala. So at least may baon akong gulay. Kasi si Mishka, sabaw. Meron siyang matumas. Last na pag-uwi mo to sa Pinas, Pala ipadadala ko. Ano to? Bibiliin ko. May masarap na yung maanghang yung pinakurat. Suka pinakurat. Meron ding piniprito dito sa Ate Irish. Pinadala to ni Sam na isda, guys. Lalabas kami. This is after 3 days mula nung last ko na vlog. Pumunta kami kina Ate Irish. But let's go! Kasi nilagnat ako. So after 3 days, okay na kami ulit. Mabilisan to guys kasi nandito na yung aming Uber. Dito na naman kami ulit guys sa Phoenix Mall. Meet namin dito si Vivek and yung kanyang asawa. Hindi na ako nakapag-vlog kanina nung papunta dito. Kasi si Kuya, yung driver namin sa auto, may music yung kanyang auto. So hindi na ako nakapag-vlog. First time namin imi-meet yung asawa ni Vivek, guys. Not that you know, this is going to be the first time we're meeting Vivek's wife. Siguro 3 years na silang kasal. Pero ngayon pa lang siya namin imi-meet. Kasi may kaiba din sila ng lugar eh. Pumupunta lang dito yung kanyang asawa para magbakasyon. Pag merong mga holiday, ganyan. Ano pa rin yung kanilang Christmas tree. Let's see if we can get a little bit of a shot.
Sa Phoenix Mall. Lipat kami dito sa VR Mall. Magkatabing mall ito, guys. Ito yung labas ng VR Mall. Marami ding mga tinda-tinda. Oh. Anong hinihingi nito? What do you want? Okay, we'll give you toys. Toys inside. Dito kami ngayon sa Zootio, guys. Sa VR Mall. Bumili ulit ako ng leggings si Michelle. Naka-sale lang siya, guys. MRP niya, $199. Tapos ngayon, $99 na lang. So, itong tatlo para sa kanila. Yes. Doon siya. Sa labas na to ng mall, guys. Maghapunan na kami, but we are not going to eat inside the mall kasi crowded. Ito sa labas, maraming option ng kainan. So, marami kasing mga restaurant dito sa labas. Kinakain ni Mishka, sweet corn yan, guys. Andiyan na din si Kishle. Yung bahay niya ay malapit lang dito sa Phoenix Mall. Kaya nung tinawagan siya nila ni Abhi na andito kami ngayon, sumunod din siya. What are you eating, Mish? It's not popcorn, it's sweet corn. Sweet corn. So, unahan namin, guys. Asawa yan ni Vivek. And kapatid niya yan, yung lalaki. Anim kami lahat dito ngayon. Walking, walking. Meron ding udupihan, no? Udupi Park. Dami ng kainan, guys. Kahit saan, meron kainan talaga. Dito kami mag-dinner. Sky Garden. Bar and kitchen. Wow! So pretty! Look, stand there! Stand there! Let's go! Nice sa loob. Parang garden talaga siya. Ang nice. Ano naman? Nices. Nice, nice. Say hi, auntie. Hi, auntie. Thank you.
setting sun like a pearl upon the ocean. Someone heal me. Oh,